Okay. Ngayong araw po na to ang susubukan nating solusyunan. Eh, itong washing machine na to. Ang problema nito, papakita ko sa inyo. Saksa ko muna. Tapos ito. Ang ikot niya, counterclockwise na lang. Dapat po, clockwise tsaka counterclockwise. Kaya lang, dati na kasi itong nasira ito, yung timer ang nasira niya. Pagka isang ikot na lang nangyayari, minsan clockwise, minsan counterclockwise na lang, isang ikot, ang sira niya, timer. Ngayon, yung mga washing na ganitong digital, wala kayong mabibili na spare parts ng timer. Ngayon, naghanap ako yung sa luma kong washing machine. Yun na lang ang kinabit kong timer. Ito. Ito yung timer. Yung timer, yan yung sineset nyo kung ilang minutes yung paiikutin yung washing. Ito yun. Kaya lang, lumipas na rin yung taon, sira na naman yung timer. Ganito ang problema. Isasaksak natin, tapos i-on natin. Pag ino natin yan, aandar yan. Pagin yung ikot sa pagkakas. Tawag yan, counterclockwise. Dapat pag hinto yan, iikot pa kung pabalik dito. Clockwise naman, kaso hindi. Oh. Iikot ulit yan maya-maya. Pero ganun pa rin. Counterclockwise. Ang hula ko dyan, sira na naman yung timer ko. Kaya papalitan natin. Papakita ko sa inyo kung paano po ito papalitan. May nabili na akong pyesa para sa pagpapalit nito. Ito ang papalitan natin. Ito yung timer. Tatlong wire siya. May dilaw, gray, pula. Papalitan po natin. Ito po ang nabili nating bagong spare parts ng timer. Ayan. Susundan nyo lang din po. May kulay din siya. Gray. Mapapansin nyo yung gray, yan, kaparehas, nasa hiwalay siya na parte. So ito ang pagdudugtungin natin yung dalawang gray. Tapos sunod natin yung dilaw kasi sila ang parehas. Iuhuli natin yung kakaibang kulay kasi malamang itong orange na to, ito yung pula dati. Ayan. Kita natin yung pagdudugtungin. Ang una nating tatanggalin, ito. Para yan dito. Tanggalin lang natin yung screw. Yan. Remedyo lang to mga kadudong-kaduday kasi wala pa tayong pambili ng brand niya. Saka gumagana pa naman to. Pwede pa. Ganun tayo mga Pinoy eh. Mahilig tayo sa DIY. DIY repair tayo ng washing machine. Para hindi kayo malito mga kadudong mga kaduday, tandaan nyo yung kulay ng wiring, tapos isa-isahin nyo pagputol, tapos saka nyo ngayon idugtong. Unahin nyo yung magkakaparehas ng kulay. Ayan. Kasi hindi tayo mga professional na gumagawa, DIY tayo, kaya isa-isa lang para hindi tayo malito. Unahin po natin itong gray. Yan. Una, balatan muna natin yung wire. Saglit lang ito mga kadudong-kaduday. Ang kailanganin nyo na lang palang gamit dito, pliers, pangbalat ng wire, tapos screwdriver kung may mga tatanggalin kayong mga screw.
tsaka electrical tape para pagkatapos niyo pong maidugtong to, babalutin niyo po ng electrical tape. Ngayon putulin na natin itong gray. Ibuhol nyo lang po ng ganyan yung wire. Tapos pag salubungin nyo na, iikot nyo na po. Pag napagsama nyo na po yan, tsaka yung po balutin ng electrical tape. Malay nyo, baka isa din to sa magiging problema ng washing machine nyo na iba kasi pagka ano, hindi na maayos, tinatapo na. Pero kung gumagana pa naman, kung may remedyo pa, ganito na lang, remedyo lang tayo. Balutin nyo lang po ng maayos ng electrical tape kasi hindi maiwasang mabasa ito eh. Kasi nga, washing machine siya po, prone siya sa pagkabasa dahil tubig. Balutin nyo lang po ng maayos. Ayan po. Tapos na yung gray natin. Ngayon, isusunod natin yung dilaw. Kasi yun ang kaparehas eh. Malamang itong isa dito na natin to sa orange saka pula ang sabog. Ganun din. Palatan lang din natin yung wire. Tapos putulin na natin to. Balutin nyo lang po ulit ng maayos yung wire ng electrical tape kasi mahirap na pagka nabasa mag-spark yung ano. Mabilis lang naman po ito, hindi tayo tatagal siguro ng isang oras nito kasi ganyan lang. Kaduday na idugtungan natin yung dalawang wire. Naputol na natin yung dalawa. So ang natitira natin dito ay itong pula. So ito na ang huli natin puputulin. Balatan muna natin itong orange na idudugtong natin doon sa pula. Isa sa mga wire nito mga kaludong kaduday, ito yatang gray na to. Diretso to dun sa motor ng washing machine. Tapos itong yellow tsaka dilaw sa ano to. Parang kung di ako nagkakamali sa power supply, hindi ko kasi ito masyadong abisado. Pero parang ganun yung ano niya, diagram niya po.
pa-research nyo na lang po sa mga ano kasi. Hindi naman, sinunod ko lang yung itsura ng wire. Kaya pag bumili din kayo ng spare parts ng ganito, check nyo rin muna kung ilanan. Kasi may mga washing na 5 ang wire, 6 ang wire. Kaya titingnan nyo muna din kung ilan yung wire ng washing nyo. Kung 3, 4 o 5. Bago kayo bumili. Tapos yun. Yun din ang bilhin nyo para tumugma naman. O ngayon, ito na tayo sa huling wire. Babalutin na natin. At i-testingin natin kung gumana yung gawa natin. Baka sumabog eh. Ayan, balutin nyo din ang ulit. Okay. Ayan, nabalot ng mga kadudong, mga kaduday. Tapos, ito na yung pinalitan natin. Kasi ayaw na nito magani. Gumana ng counter, baka may sira na to sa loob. Ngayon, ngayon po mga kadudong, mga kaduday, naidugtong na po natin at i-testingin na natin to kung gumagana yung nagawa natin. Kakabit natin yung ikutan niya. Ayan, dito. Ayan, ganyan itsura niya. Bago natin ikabit dito kasi mahirap mamaya hindi gumana. Ating kinabit, mahirap magbaklas niya. Sasaksak muna natin. Sion na natin. And kung mapansin nyo, i-on na natin. Dapat kanina kasi ano lang yun, counter clockwise. Ngayon tingnan natin kung magka clockwise na siya. I-on na natin. Counter clockwise yung ikot niya, tapos ihinto. Gumana na siya ngayon kagad. Hindi ko gaya kanina na matagal. Ibig sabihin. Ayan. Mga kadudong, mga kaduday, successful yung gawa natin. Gumana na ulit. Kaya ikakabit na natin siya dito. Ngayon po, mga kadudong kaduday, para mas tumagal din yung timer natin. Kung napapansin nyo, narinig na. Naririnig nyo pa yan. Pero, binunot ko na yung pagkasaksak na ito. Huwag nyo po siyang i-off na idiretso. Hayaan nyo lang pong matapos yan. Yan, ganun. Yung tunog na yun. Halimbawa, ganyan. Tapos, hindi siya nakasaksak. Huwag niyo po siyang pihitin na diretsyong i-off. Kasi, isa yun sa dahilan na mabilis masira yung timer. Pagka ganun, hindi siya tatagal ng isang taon. Pagka, kunyari, nasobrahan niyo ng oras, tapos gusto niyo nang itigil, huwag niyo po itong i-off. Ang bunutin niyo po yung saksakan. Tapos yan, hayaan nyo lang po yan na kusang matapos. Ngayon, bubunutin na lang muna natin ito. Ayan. Hayaan lang natin kung naririnig nyo. Ayan, oh. Ayan, gumagana yun sa ilalim. Hayaan nyo lang, wag nyo na pong patayin. Huwag nyo nang ipihit yung pihitan niya. Kasi pagka napwersa yan, yun yung dahilan ng pagkasira ng mga mekanismo sa loob niya. Yan, ikakabit na natin yan dito sa kabita natin. Siguraduhin natin tama yun. Hindi, bago pala yun kasi kompleto naman, maayos na. Balutin na natin itong pagsamasamahin na natin itong wire. Samahin nyo yung wire, lalo na yung pinagdugtungan.
balutin nyo ulit ng electrical tape para hindi siya hiwa-hiwalay, para mas ayan, pusa na siyang namatay. Ganun lang po, huwag nyo siyang persahin sa pagbihit, kasi isa daw sa dahilan nyo ng mabilis na pagkasira ng mga nasa loob niyan, yung pinipersahan mong papatayin, dapat hayaan mo lang siya mamatay. Ngayon kung ayaw nyo nang paandarin dahil tapos na, ang bubunutin nyo yung saksakan po. Ayan. Balutin nyo lang ulit po yung mga pinaglugtungan ng electrical tape para mas safe, kahit ma-aksidenteng mabuhusan ng tubig, hindi siya mapapasukin doon sa loob, kasi bukod sa binalot na natin kanina isa-isa yung wiring. Ayan, balutin pa natin ulit. Kabit na natin yan dito sa ilalim. Gamit ang ating tornilyo at screwdriver. Balik lang natin kung paano natin tinanggal kanina. Ganun lang din natin siya ibabalik. Hindi na gumana ng meron na yan. Ayan po. Ayan po. Maduday. Tandaan nyo po, huwag nyo pong papatayin to ng pa-off kapag kaayaw nyo na. Ang bubunutin nyo po, saksakan, para mas tumagal yung timer natin. Yun lang po sa araw na to, mga kadudong, mga kaduday. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. Please feel free to click the subscribe button below and notification bell for more informational videos. Please like and share to help others. Thank you.